Hello mga kapatid, God bless, good morning. Salamat sa Panginoon. Ayon, kamusta na kayo mga kapatid? Salamat sa Lord natin. Pasko na uli. Ayon, puro Pasko itong ating pinag-usapan mga kapatid. Ang pagsilang ng Panginoon sa daigdig nito. Araw ng Pasko, Hallelujah. Ito yung tungkol kay Maria. Yung tinanggap na yung pagtawag sa kanya ng anghel. Lucas 1 verse 30 hanggang 35. Ayun. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Ayun. Nung hindi ko pa malubos na anawaan ito mga kapatid, pagka kinalugdan ka ng Lord, ganito ang mangyayari sa iyo. Hallelujah. Noong mga panahon nila at saka yung mga pagsakripisyo na yun ni Maria, napaknabangan natin ngayon sa panahon ito. Bless God. Hallelujah. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang sanggol na lalaki at siya ay papangalanan mong Jesus. Hallelujah. Grabe yung dinanas dito ni Maria. Kaya dapat tayo kung anong man yung naranasan natin sa panahon ito ay magpasalamat tayo sa Lord. Kasi ito si Maria, tinanggap niya yung mensahe sa kanya ng anghel. Sa'y magiging dakila, tinanggap niya isilang niya ang Panginoon, ay birhin siya, isipin niya. Sa'y magiging dakila at tawaging anak ng kataas-taasang Diyos, ibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Ayan, ang Panginoong si David, mula sa lahi ni David siya. Praise the Lord. Maghari sa angkan ni Jacob, magpakailanman ang kanyang paghari, walang katapusan. Pag tinanggap na natin itong hari, ang Kristo, si Jesus, sa ating mga puso, ang paghari niya walang katapusan. O, matapos ang buhay natin, may katapusan yun. Pero ang paghari ng Panginoon ay wala nga namang katapusan. Ano mga kapatid hanggang sa ating saling lahi, mga anak, mga manugang, mga apo, walang katapusan yung paghahari niya kung lahat ng ito ay ituturo din natin sa ating mga anak. Praise God. Thank you, Jesus. Salamat sa biyaya ng Lord na nagtataka ako dumagdag, sabi ng Panginoon sa Marcos chapter 1. Sabi, ikaw ay aking anak na aking pinaludan. Lubos kong minamahal. So, isip-isip ko noon, paano nangyari na grabing hindi ana ng Panginoong Jesus nung sa'yo kinalugdan ang lubos minamahal ng Panginoon Yahweh. Tapos ganun ang tatahakin niya sa daigdig niya. Ito kasi nga, para iligtas tayo, lubos tayong kinalugdan ng Lord. Kaya kanyang kaisa-isang anak ay sinugo na dito sa daigdig nito para maligtas. At lahat ng maginamit dito ay talagang nakaranas ng mga kapighatian, ang mga pag-uusig. Hallelujah. Thank you, Lord. At pati yung mga nang-uusig na yun ay kasama sa ililigtas ng Panginoon kung sila ay manampalataya. Thank you, Lord. Sipin yung birhin, maglilihi, ay nung mga parang nagbabatuhin ng Diyos mamatay pa naglihi na hindi ano. Yung kahihiyan yung harapin dito ni Maria. Hallelujah. Pero tinanggap niya. Tayo, wala tayong sakripisyo. Basta tanggapin natin ng manampalataya. Thank you, Lord. Ayun, ang paghahari daw ng Panginoon pag tinanggap niya, walang katapusan. Paano po mangyari yun gayong ako'y isang birhen, sabi ni Maria. Sumagot ang anghel, so sa iyo ang Espiritu Santo at mapailalim ka sa kapangyarihan ng taas-asang Diyos. Dahil dito ang isisilang mo ay banal at tatawaging anak ng Diyos. Pag sinilang na ang banal na anak ng Diyos na si Jesus, na sinilang ni Maria sa ating mga puso ay ang paghahari na yun ng katapusan. At ang Diyos na maghahari sa atin, hindi na si Satanas. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayun, paano doon mangyari yung sabi ni Maria? Siya nga isang birhen. Hallelujah. Tinanggap ni Maria ang ng Lord. Hindi nga siya nagpaalam kahit kanino eh. Gusto tinanggap niya. Salamat sa Panginoon tayo ngayon. Kung tumanggap tayo sa Panginoon ay maiahon tayo sa kahihiyan ng mga pamumuhay. Ito sila, harap sila sa kahihiyan. Thank you, Lord. Si Jesus, harap sa kahihiyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo para tayo ang nakinabang ngayon sa panahon ito doon sa mga tiniis nila noon. Praise God. Hallelujah. 37-38, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos, sabi ng anghel kay Maria. Hallelujah. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos umalis ng anghel, isipin ko kung ganyan yung ating mga karanasan ngayon ay wala sa kalingkingan itong niranas ni Maria. Hallelujah. Thank you, Lord.
tayo nakinabang ngayon sa panahong ito doon sa mga karanasan nila noona. Umarap sila sa kahihiyan, umarap, tapos tayo ngayon mahango sa kahihiyan na ating mga nakasadlakan kung tayo ay tinanggap natin at maisilang sa puso natin itong Kristo, ang ating tagapagligtas, praise God, hallelujah. Lukas pa din to, verse 11. Isisilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ayan, pag-isilang ng Kristong Panginoon sa ating puso, na bayan ni David, bayan ng Panginoon ay makahango tayo sa kahihiyan. Thank you, Lord. Grabe ang dinanas dito na ni Maria. O, bukod pa dyan, sinabi ng Panginoon, ng anghel. Ito naman sa Lucas 2, verse 11. Tapos 25 hanggang 35. Ayun, isinilang na nga si kaya, salamat sa Panginoon na yung tayo pagtanggap natin ngayon dito sa Kristo na isilang sa ating mga puso ay mahango tayo sa kahihiyan. Pero si Maria noon, puro kahihiyan ang inabot niya. Puro sakit na sabi nga. Kaya yung mga tiniis nilang yun, pagtagumpayan nila noon, yung tagumpay natin ngayon. Kaya naging pala tayo, tagumpay natin, tayo makinaba. Mahango tayo sa lahat ng mga kahihiyan at mga pag-uusik. Praise God. Thank you. Kabaliktaran yung dinanas nila noon. Hallelujah. Kaya napakabuti ng Lord sa ating buhay. O sige, lakasan mo lang ulan. At blessing yan. Praise God. Ayun. Lucas 2 verse 25 ng 35, mga kapatid. May isang tao roon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simon. Simeon ba to? Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghintay sa katubusan ng Israel na sa kanya ang Espiritu Santo. Hallelujah. Noong mga panahon yun. Talaga namang napakabuti ng Lord. Ito yung sinabi niya kay Maria. Ipinahayag na Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Hallelujah. Ayun, tayo naman. Hindi tayo mamatay sa ating sarili hanggat hindi natin tinanggap itong Kristo. Praise God, kabaliktaran. Ano mga kapatid? Naway naman na unawaan natin ito mga kapatid. Kasi kailangan mamatay tayo sa ating sarili at itong Kristo na Espiritu na isinugod sa ating mga puso. Itong mabuhay sa atin para tayong ay masunda natin ang Panginoon sa langit pagka tayong ay nabuhay ayon sa Espiritu. Sabi nga doon sa Roman 8:6. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa patnubay ng Espiritu ni Simeon ay pumasok sa... Si Simeon ay si Simon. Pumasok sa templo at nang dalhin doon ni na Joseph at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan. Kasi dati ihandog sa Jerusalem sa ating mga kapatid. Kinarga ni Simeon ang sanggol pagkatapos nagpuri siya sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakabuti ng mga salitang ko, hindi na sila pinag-usapan mga kapatid. Tayo na ngayon na dapat tayo ay bilang Simeon sa panahong ito ay kailangan natin maghari sa atin ang Espiritu Santo. Sabi nga, ngayon Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Hallelujah. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas. Nakita na ng Simeon ang pagliligtas ng Panginoon tayo pag isinilang ng Panginoon sa ating mga puso. Makikita na natin yung pagliligtas niya. Kaya maligtas tayo kung tayo man ay mamatay na nga literal. Umligtas yung ating kaluluwa na pupunta sa Panginoon. Hallelujah. Na inyong inanda sa harapan ng lahat ng bansa. Praise God. Hallelujah. Ito po ay liwanag na tanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Hallelujah. O anong mga tayong layan, hintil man yan, Hudyo, Israelita, man o Gentiles, ay wala nang pinipili ang Lord. Namangha ang magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Hallelujah. Ito yung pinag-usapan ng pagsilang ng Panginoon na halos tungkol pa rin sa Pasko ito mga kapatid, pagsilang sa Panginoon. Praise God. Binasbasan siya ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito ay magtatalaga sa ikapahamak o ikaligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutulig sa insya ng marami. Ayan, nagatan ba natin mga kapatid? Tumanggap ng Pais Pangno, tinutulig sa tayo ng sino-sino. Hallelujah. Minsan kapatid sa laman, minsan sa iglesia. Kasi ito nga, tinulig sa ang Panginoon. Hallelujah.
Kaya't mahayag ang kanilang iniisip dahil dito magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itatarak sa iyong puso. Sabi ni Simeon kay Maria, grabe yung naranasan ko si Maria mga kapatid. Nung isinilang niya, sumabak siya sa kahiyan. Salamat naman sa Panginoon at ito si Joseph na asawa niya ay kausap din ng anghel. Hindi siya pinabayaan, praise God. Thank you Lord. Ayun, parang tinatarak daw sa kanyang puso ang mangyayari sa kanya dito kasi turigsain niya si Jesus. Ayun, sa harapan niya ay pinako sa krus yung anak niya. Anong sakit yun mga kapatid. Kaya, ayun, sinabi naman ng anghel na sa kanya bago pa niya isinilang si Jesus. Kaya sa panahon ito mga kapatid, pag sinilang na ang Panginoon sa ating mga puso, ang Kristo na tagapagligtas, lahat mababasa natin dito. Bago pa mangyari, may sinasabi na siya. Kailangan na natin dinggin, buksan natin ang ating mga puso, ating mga isip, mga kapatid. Makaranas tayo ng mga pag-uusig. Pero ang Diyos na buhay at kapangyarihan sa lahat, ang Kristo, pag sinilang sa ating mga puso ay maranasan natin ang kaligtasan. At bago pa mga nangyayari, babasa natin dito. Kaya tayo makapag-ingat na kagad at handa na rin tayo. Sa pagitan ng panalangin, panlaban natin ay prayer. Yung mga umusig sa atin ay panalangin natin. Hallelujah. At bahala ang Panginoon dyan. Ayun nga, sinabi ni Simeon na parang patarkan na ng kunyal ang puso ni Maria. Grabe ang pinagdanasan dito ni Maria. Ano, isipin mo, sa harapan niya ay pinapatay yung anak niya. Nung isinilang niya ay gustong patayin, ay hindi nagtagumpay kasi nga, hindi pa tapos ang Lord. Ang plano ng Lord ang maganap. Hallelujah. Kaya tayo din naman, ano mga kapatid, kung sino-sino na humangad sa atin na nabingit-bingit tayo sa katamakan dahil sa kahangan nito mga Herodes sa panahong ito, ay salamat sa Panginoon at ligtas pa rin tayo dahil sa Kristo na isinilang sa ating mga puso na tagapagligtas. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon na tayo nga ay ligtas pa rin. Hallelujah. Ito nga, yung pinaramisay ni Simeon na para daw patarakan ng kutsilyo ang puso ni Maria ayon doon sa ating binasa Lucas 2 verse 35 nung tinanggap niya grabe kung isip-isipin mo napakapalad natin kasi pag tinanggap natin ang Panginoong Jesus ng Kristo may silang sa ating mga puso na bayan ni David na bayan ng Diyos ang ating mga puso tinawag niyang Bukurin tinawag niyang bayan tinawag niyang Jerusalem tinawag niyang Israel. Thank you Lord. Sino bang bayan tinawag ng Lord? Diba yung mga puso natin tayo ng nagbataya. Kaya salamat sa Panginoon. Si Maria, grabe yung dinanas niya. Thank you, Jesus, na napagtanggumbayan ni Maria, natanggapin na isilang niya si Jesus na maghahari sa bansang Israel at yung kanyang paghahari ay wala daw katapusan. Sabi din sa ating binasa, mga kapatid, ilang libong taon na yung nakalipas na tinanggap natin si Jesus ay ang pagliligtas sa atin walang katapusan. Bless God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dito na yung pinamisay ni Simeon. Hallelujah. O sumabak dito sa kahiyan si Maria. Salamat at napagtagumpayan niyo. Paano kaya kung hindi tinanggap ni Maria na isilang niya si Jesus, ano mga kapatid? O, dahil dun sa sakripisyo ni Maria, napaknabangan natin. Salamat po, Panginoon, sa buhay niyo. Maria na nagsilang sa Panginoong Jesus. Amen. Bless God. Kaya tayo magpasalamat, magpuri lagi sa Lord sa bawat araw na ating pagharap sa mga pagsubok kasi ito nga si Maria. Napagtagumpayan niya. Salamat po. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Maria. Thank you, Lord. John 19, tagumpay na ang mga Herodes na mapatay itong Panginoon kasi parang ang mawasak na yung gawa ng jablo dito sa ligdig nito. Amen. 19 verse 16, kaya't ibinigay sa kanila ni Pilato si Jesus upang isa'y ipako sa krus. Pinuha nga nila si Jesus. Inilabas siyang pasan ang kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagi dako ng Golgota sa wikang Hebreo. Doon ay pinako siya sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Isipin mo naman yun. Grabe yung dinanas ng Panginoon. Grabe yung dinanas ni Maria. Hallelujah. Thank you, Lord, na napagtagumpayan nila yon. Verse 25, sabi, nakatayo sa tabi ng cross, Jesus, ang kanyang ina. Hallelujah. Isipin mo, nakatayo ka ang kanyang ina, si Maria, sa cross na nakapako yung kanyang anak doon. Ito yung sinabi ka niya doon sa Lucas 2, verse 35, na nakatagda doon sa pagligtas ng Panginoon.
sa kanyang bayan, sa Lucas nga, sa ating binasa kanina pa mga kapatid. Kaya napakabuti ng Lord. Napagtagumpayan ni Maria yung kanyang ginawa. Sabi kalugod-lugod daw sa pangang tapos ganun dinanas. Dati hindi ko ito maisip mga kapatid na ah, grabe pa pag ginalugdan ka eh. Parang paprosahan, parang ganun isip ko ng mga kapatid. Ngayon ko na unawaan na yung nagdanas man sila ng hirap, napaknabangan natin ngayon ang sarap ng ating buhay dahil doon sa dinanas nila. Kaya naunawaan ko naman sa mga kapatid na kung ako sa katayuan nun ay parang hindi ko matanggap. Salamat sa Panginoon. Ang galing nila, ano mga kapatid. Glory to God. Tapos tayo kung ano-anong reklamo na natin samantalang sila nga ay oo nga naman ano parang nga namang tinarakan sa ng punyal na sabi nga dito kaya't mayag ang kanilang iniisip dahil dito madaranas ka ng matinding kakigatiang parang isang patalim na itatarak sa iyong puso sabi doon sa Lucas po verse 34 and 35 ayun na nangyari na dito sa Dan 19 verse 16 hanggang 18 tapos 25 test God isipin kaya kung nakaranas tayo ngayon ng mga sakit na hindi natin ma-attack isipin natin itong dinanas ni Maria hallelujah kaya salamat sa Panginoon nagtagumpay siya na pagtiisan yung maipako sa krus ng Kalbaryo at yung kanyang ina ay nakatayo sa kanyang paahan ng krus. Yun, yung sinabi nung ni Simeon doon sa Lucas 2 verse 34-35. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Naranasan na naman ni Maria na halos tinatarakan siya ng punyal sa puso. Na pinapanood yung kanyang anak na may pasan krus. Nakakaiyak itong mensahe ito, mga kapatid. Praise God. Salamat sa Panginoon na tayo kasi ano na ba yung mga dinidiis natin ngayon mga kapatid ano bilang ina ng ating mga anak makaranas lang tayo ng ganun nga na yung anak mo nga itutusukin ng i-indeksyonan ay gusto mo nang sikaran yung nurse na ng i-indeksyon ito pang pinapanood ni Maria yung kanyang anak na kinakalabkan may pasaan ng krus. Hallelujah. Ayun nga doon sa ating mga binasa. Kaya magpasalamat tayong lagi mga kapatid sa bawat araw na tayo magising. Alalahanin natin yung mga kung anong may naranasan natin. Isipin natin yung karanasan ni Maria at hindi sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Thank you Lord sa lahat namang mensaheng itong nakakalungkot pero nakakabless din kasi nga ay napaknabangan natin yung tagumpay ni Maria na pag-iisan lahat ng mga naranasan niya mula nung tanggapin niya na isilang na ang Panginoon sa daigdig na ito. Hallelujah. At tayo ngayon pag sinilang niya sa puso natin ay makalaya tayo sa lahat ng mga pag-usig ng sanubutan at ng mga kahihingan. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At dito nga tayo magtatapos mga kapatid. Sa ating pinagsimulan, Lucas 2 verse 11. Praise God. Thank you, Jesus. And basahin lang natin mga kapatid. At dito na tayo nagtapos sa ating mensaheng itong nakakabless na nakakaiyak na nakakalungkot. Pero ang saya dahil nga ay nakinabang tayo dito sa mga pagtitiis ng Panginoon at ni Maria ng kanyang ina. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Lucas 2 verse 11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas ang Kristong Panginoon. Ayun. Pag isinilang na ang Kristong Panginoon tagapagligtas sa ating mga puso ay maranasan nga natin yung kagalakan ang kaligtasan at alalahanin natin itong mga sinakripisyo ni Jesus at ni Maria sa krus ng Kalbaryo. Praise God. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, mga kapatid, sa pakikinig mo. Salamat sa pag-subscribe mo pa rin at panukikinig dito sa channel na ito. Baka mati, nagkaiwa-iwarang. Salamat sa Lord na hindi tayo susuko dahil ang Diyos naman ay paluluguran natin at pararangalan para tayo nga ay maligtas sa mga kung anong mga kaharapin natin, magalak tayo kasi nga ang Kristo ay isinilang na sa ating puso na tagapagligtas. Amen. Thank you, Jesus.